today is our fifth wedding mansary ng Team Vanny. Ta-da! Grabe no. Alam niyo yun, yung parang 5 months na kaming kasal, pero it always feels new. Parang exciting pa rin. Well, naiya naman ako sa mga years na ang marriage, no? Pero, yun nga guys, ang saya lang, 5 months na kaming married, pero it's still an adventure. Tama ba, love? Yes. Hindi pa ba tayo nagkakasawaan? So far. So far? Hindi pa kami nagkakasawaan, guys. Yeah. Salamat naman, hindi pa kami nagkakasawaan. Pero, take note, magiging honest ako. Ngayong mansary namin today, as in today, nagkatampuhan kami ni Mister. Really? As in today, kanina lang, nagkatampuhan kami. Why? Ayun, ba't nga ba kami nagkatampuhan? Ngayong araw pa na mansary namin, my goodness. Paano ba naman kasi, di ba, especially girls, alam ko makaka-relate kayo. Pag mansary, di ba, parang you're expecting something sweet, di ba? I'm not saying na lati na lang expect ng mataas, pero hindi mo maalis yun. Pag mansary, you're expecting something sweet man lang sana. Hindi naman kailangan bongga-bongga, di ba? Sorry na. Pero ang nangyari, parang alam naman namin, especially alam din naman ni Mister na mansary namin, hindi naman niya nakalimutan, no? Pero hindi man lang namin masyadong napagplanuhan or napagtuon ng pansin. Yung parang, ah okay, mansary namin, ganun. Yung date namin, ang nangyari na naisingit lang, hindi siya yung priority today. Parang singit lang siya sa ibang mga gagawin namin today. O diba? Alam ko naman hindi yun yung intention mo. Pero, hindi naman sa ganun na nga yun. Hindi naman sa ganun na nga? Oo. Ano yun? Umay ka na ba? Ayaw mo na bang mag-celebrate with me? Ayaw mo na bang mag-date with me? Hindi ba? Di ba mag-date tayo? Hindi lang na plano may hindi. Yan na. Nagkabati na nga kami after ng ilang oras ng pagpapabebe kanina. Nagsusuyuan pa kami. Nung una ako yung nagtatampo, na sinusuyo niya ako. Kalaunan, siya naman na yung nagtatampo. Nagpapasuyo sa akin. Kaloka! Ayun guys, so, yun nga. So, ano bang pinaka-issue ngayon? Okay, ang pinaka-issue, date time. Okay. Ano ba yan? Baka yung iba sabihin, ano ba yan? Kasal na kayo. Date-date pa. Pang mag-jowa lang yan. Pang mag-boyfriend, girlfriend lang yan. Pero guys, napakahalaga pala ng mag-set ng time for date para sa mga mag-asawa. Yes! Anumang edad yan, whether bagong kasal or matagal ng kasal, important ang mag-date. Bakit nga ba, no? Kasi, syempre guys, mga babae, mga lalaki, husbands and wives, hindi ibig sabihin na kasal na kayo at tapuhan nyo na yung isa't isa, it doesn't mean hindi mo na siya lalambingin or susuyuin. Diba? It should be an inspiration na wow, mas ipurso pa yung isa't isa. And I'm not saying this as my own words. Ito yung natutunan namin ni Javi sa mga counseling sessions namin before we got married, no? Ang sabi kasi nila, husbands and wives, listen to this, kasi tumatak sa amin to ni Javi, na in marriage daw pala, ang number one human priority is, hulaan nyo, mga anak? Hindi yung number one priority. Although mahalaga ang mga anak ha, pero ang number one priority is yung asawa mo pa rin daw. Ha? Bakit? Eh di ba mas madalas mong kaaway yan kaya sa anak mo? Yun yung kasabihin ng iba. Pero hindi, ganito daw kasi yun guys. Very important to love your husband or your wife first before your child. It does not mean daw na pabayaan mo na yung anak mo, puro asawa lang. Hindi naman din pwede yun. Pero ito daw kasi yung prinsipyo nun. The best way to love
to love your spouse first. Bakit nga ba? Kasi kapag ka daw pala strong yung bond, yung relationship ng mag-asawa, dun nila maibibigay yung best or great love for the kids, for the children. So, to give you a scenario, okay, mag-asawa, ang tagal ng kasal, may mga anak na. Kapag ang prioridad nila daw ay ang mga anak, paaralin sila, pukpuk sa trabaho, puyat, wala lang panahon para makipag-date sa asawa, wala lang panahon para makipaglambingan o makipag-usap ng masinsinan sa asawa, dahil nakafocus na lang sa mga diaper, gatas, tuition fee ng anak, ano pa ba, baon, ayan, cellphone ng anak, my goodness, ayan, nakafocus na lang sa anak. Ang nangyayari, pag yung mag-asawa na pagod na, na-burn out na, I know all of you get what burnt out is. Pag na-burn out na, parang, where will you get your support? Okay, don't get me wrong. You can get great support from your children. Tama ba? Tama. You can get great inspiration from your children. Tama. Pero, ultimately, sino ang kasama mong tatanda? Si asawa. Diba? Parang, eto, may kinwento sa akin, sa amin, yung nagka-counseling sa amin during our marriage preparation seminar. May kinwento sa amin na meron daw mag-asawa, tapos, mas nag-focus yung isa, I don't know if yung husband o yung wife yun, mas nag-focus yung isang parent sa anak, pero na-neglect yung asawa. And then later on, nung pagtanda nila, naghiwalay yung mag-asawa, and then yung anak, napalayo na rin kasi nag-asawa na, eh nalayo sila ng tirahan. So ang ending, mag-isa niya. Okay, ang lubot nga naman nun. So yun nga, ang dami ko nang sinabi, no? Pero bottom line nga, ano bang matututunan natin dito? Love your spouse first. Sa human relationships mo, love your spouse first, before the kids, before anyone else, before your family members. It doesn't mean spouse lang, wala ka na ibang mamahalin na pamilya or kaibigan. Pero yun na yung priority. Kasi, yun nga, si asawa mo yung kasama mong tatanda, si asawa mo yung kasangga mo sa buhay, siya yung helpmate mo, siya yung supporter mo, siya yung best friend mo, siya yung katuwang mo, at siya lang ang tao pinangakuan mo sa altar, sa harap ng Diyos. Walang iba. Diba? Covenant. Sabi nila, ang marriage is a covenant. Hindi lang daw pala siya one-day event. Hindi lang siya contractual lang. It's a covenant. A lifetime promise. Yun daw yung message nun. At yung covenant na yun, hindi lang dalawang tao ang involved. Hindi lang si Mister at si Mrs. Meron pang pangatlo, may third party. Yes guys, may third party sa marriage. Pero yung third party na pinag-uusapan is hindi yung mga kabit-kabit na yan, ha. The third party is the most important person in the marriage. And that is Jesus Christ, the Lord, no? Kasi siya pala yung ultimate example ng pagmamahalan. Ang dami, ang dami matututunan kay Lord. Okay, dumagdag si Lord sa eksena. Paano na ba yung hierarchy ng relationships? Okay? Diba sabi, mas mahalin mo yung asawa kaysa yung anak? Pero, maganda pala, mas mahalin mo si Lord kaysa sa asawa. So, ang hierarchy is, first relationship is with the Lord. Personal relationship with the Lord. Next is relationship with your husband or wife. And then next is yung children, kung meron na. And then next is yung family members, your loving parents, di ba? Your kapatids, your titos, titas, lolo, lola, like that. Bakit nga ba ganun yung hierarchy, no? Kasi daw pala, saan mo ba ultimately nakukuha ang great love? Do you find it in yourself alone? Sapat ba yung sarili mo lamang makukuha? Parang, ang hirap ko na sa sarili lang yung pagmamahal na yun kasi mauubos ka, te. Papabawalin ka.
mauubos ka ko sa sarili mo lang kukunin yung pagmamahal na yun. Umuubos kayo sa sarili mo children na sila, they really schedule their dates daw. Talaga i-schedule nila yan. Aasikasuhin nila kung sino muna pwede mag-alaga for the meantime sa mga anak nila para meron silang moment alone. Ayun guys, magandang tandaan pa daw yan. Iba raw yung family moment. Ay, ang ganda ng view! Ganda. We love Nueva Vizcaya! Yes, go on, Bambang! Yan, yeah, nasa Bambang na kami. Shoutout nga pala sa mga taga-Bambang na nanonood. Sino sila? Si... sino ba? Meron ba? Sila ano? Ninong Isagani Villanueva Simon at Ninang Au Iglesia Simon. Mag-asawa yun. Ako, Lodian. Shoutout din kay Dandan. Shoutout kay Dandan na super opang.
time with your spouse alone. Dapat may separate date daw. Yung mag-asawa lang, walang kasamang anak. Kasi, yun yung makakapag-focus kayo sa isa't isa at mapag-uusapan nyo kumusta lang marriage. Kumusta lang relationship natin. Meron ba tayong mga maliliit na issues na natatabunan na na hindi natin napapagtuunan ng pansin? Kasi guys, very important pala yung mga maliliit na issues sa mag-asawa. Pag natapunan daw yan, natapunan, yung hindi mo napapansin. Natapunan, so naiipon. Naiipon sa banga. Yung mga maliliit na inis lang, naiipon sa banga. At pag naiipon yan at sumabog, explode. Ang hirap nun. Nakatotoo lang kami ni Mr. May mga maliliit kaming issues. Petty lang. Maliliit lang naman. Pero naniniwala ako pag hindi na-settle at naipon. Pag naipon yan ako, ewan ko. Malaking problema yan. So ayun guys, mahalaga date time alone with your spouse. You schedule it. Huwag namang once a year lang, mga te, mga kuya. Ayan, nasa bonchon na kami! Chan-chananan! Bonchon! Dinayo ka pa namin! Dinayo mo eh! Yes, para sa date namin ni Mister! Oh, excited na yung mga dogs namin, no? May iwan kayo sa loob ng kasakyan. Ayan, dito na kami! Magde-date yes. Na kami sa wakas! Bati na kami ni Mister! Yes, peace na! Peace! Peace na, oh! Muntik kasi namin hindi ma-prioritize kanina yung date namin for today eh. Monthsary pa man din. Grabe guys, kabababa lang namin. May encouragement kami yes. Agad kay Lord, no? Pakita natin, may encouragement ka agad. Ito. Ayan no, ang ganda, ang sweet naman ni Lord. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Yes. So mga Mr. Mrs., pag nahihirapan na kayo makipaghalubilo sa asawa niyo, you can do all things. You can do all things. Pati ipag-day, kahit mahirap yan, you can do all things through Christ who strengthens you. So, sige, mag-date muna kami. Sige. Alone time muna namin together. Bye-bye! Ayan! We are waiting for our hinihintay namin yung order namin. Tagalog na ako, nagugulod ako eh. Dapat din ako nagbablog as of this moment eh. Pero may gusto kasi ako ihabol na very important detail. So sige, habang hinihintay yung food, ihabol ko na to para mamaya focus kami mag-date. Another importance of dating sa mag-asawa is that enjoying ang time sa isa't isa. Kumbaga, sometimes kasi we fall out of love, di ba? Sometimes yung iba, nagising na lang ako at hindi na ako in love sa kanya. Ouch! Pero, dating helps you avoid that. Kasi, dating makes you decide na consistently find reasons na ma-in love ka pa rin sa kanya. You give effort para i-decide mo talaga na, no, I'm gonna stay in love with my husband, I'm gonna stay in love with my wife. Magiging in love pa rin ako sa asawa ko. Through the years, hanggang tumanda kami. Enjoy time together. Huwag mong hanapin yung pleasure sa ibang tao kasi you can only find that legally and pleasurably and genuinely within marriage. So ayun, enjoy time with your spouse. Magde-date ng Team Vanny. Say bye-bye lang. Bye-bye. Signing off muna. One eternity later. Ayan, tapos na kami mag-date. Yes. May take-out pa. Mm-hmm. Oh, naka-couple shirt pa kami. Oh, thank you po yung Bando de Guzman for sponsoring our couple shirt. Yes. I love TW. I love this woman. Wow, kumalat ka. I love this wife. Wow, another points. Ikaw ba? Anong gawin mo sa akin? Palat mo? Ang hirap. I love this one. Kala mo ah. Ayan guys, grabe. Sumisilip na yung buwan. Inabi kami sa pag-date namin. Dami kasing pinag-usapan eh. I needed that date.
Wow, talaga? You need a dad? Oo. Kala ko nga. Ay, love you too. Ay, thank you pala yung nakakais. I love you. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. You need a dad date? Oo. Kala ko nga, napilitan ka lang. Ako sa pagde-date. Anong tip mo sa pagde-date? Yun, kapag nagde-date, i-take advantage lang yung opportunity na yun na i-admit yung magiging humble, i-admit yung mga mistakes sa partner, and yun, patawarin din siya kung ano yung pagkakamali. Ay, nice! Para maging meaningful yung date nyo. Para maging meaningful. Tama!